Hello mga kaibon. So nandito tayo sa aking aviary. So ngayon breeding season na mga kaibon. So ito at i-set ko na tong mga emerald ko. So ayan, nakapagpayo na sila. So ayan, dalawang emerald ang sinet ko. Matagal na silang nandyan. So ngayon yung mga babae is nandito sa flight. So ayan, kukunin ko na sila dito sa flight. So ayan mga kaibon. So ilalagay na natin sa flight. So nakakondition na yung mga black-headed na emeralds na yan. So ngayon, i-check na natin, huliin natin, tapos lagay na natin dun sa breeding cage nila. So ayan mga kaibon. So ayan mga kaibon, nahuli na natin sila. Ayan po sila mga kaibon. So ayan, ilalagay na natin sa kanilang mga pares. So dapat alam niyo kung ano yung mga pares niyo mga kaibon. So ayan, lagi niyong tandaan, lalo kung marami kayong nasa flight, kasi hahalo niyo, magkakamukha. So ito ako, tanda ko na. So ayan mga kaibon, mayroon ko namang kunin yan. So ayan, lalagay na natin yung isang pare. So tignan natin anong reaction niya. Tignan niyo, oh. Yan kasi matagal na yung lalaki dyan, nakakondisyon na yan. Yung sinasabi kong chick na nakakondisyon sila. So ayan na, oh, ang reaction ng lalaki. Oh, dominante siya agad mga kaibon. So ayan yung first pair natin. So nakikita nyo, oh, dominant agad yung lalaki. Ang forma nyo. Oh. So ayan, gigil na yung lalaki. Nakakondisyon na kasi yan mga kaibon. So kunin natin yung second naman, yung pangalawa. Ilalagay natin ulit. So ayan. May kamay lang to, pero sanayan na lang. So ayan mga kaibon, no? Lumalaban. So ayan, nakuha na natin, lalagay na ulit natin sa cage. So ayan mga kaibon, tignan nyo yung mga reaction ng mga lalaki. So ayan, nakikita nyo, oh, dominante agad yung lalaki, oh. So nakikita nyo, oh. So ayan mga kaibon. Kaya balik ka rin natin. So balik ka rin natin yung camera. So ayan, nakikita niya mga kaibon. Oh. Magpapakiramdaman pa. Pero dati ng pera yung mga yan. So ayan o. Oh. Papakiramdaman pero dominante na yung lalaki. Ayan sila o. Oh. Maya-maya yan. Nakakondisyon na sila parehas eh. So, ayan. Nakita niya sila, nagpapakiramdaman muna. Dominante yung mga lalaki, mga kaibon, no? Mamayabang sila eh. So ayan, kung nakikita niya, nagpapakiramdaman na sila. Dominant na yung mga lalaki. Ito, nakita niya na mga kaibon, no? Nag-iayayaan na sa next box agad dyan. Kasi condition na sila. Parehas sila, oh. Nakadungaw na yung mga hens. So ayan, nag-iayayaan na sila. Yan, ibig sabihin na nakakondition na yung mga hens na yan. Ready to breed na. Anytime yan, magkakastahan na yung mga yan, mga kaibon. So ayan, nakikita, no? Ganun lang talaga. Kabilis. Ito, dati nang mag-pares to, pinagpahinga ko lang ng 3 months sila. Yung dalawa. Yung pares na to. So, ayan, oh. Nakakondisyon na yung mga hen kasi yan. Habang nasa flight, kinukondisyon nyo lang yan, mga kaibon. So, ayan, kung nakikita nyo. Ayan na sila.
True. Kasi mas kapag nagpa-pares kayo, ito kasi pares na to, pinagpahinga ko lang. Breeder na itong mga to. So ayan mga kaibon, kung gusto niyo naman mag-pares, ganun din, same procedure lang kapag bagong pares o basal sila. I-stay nyo muna ng 1 to 3 months yung cock dyan sa breeding cage. So para at least madominant nila yung area na, yung area ng cock. So kung nakikita nyo, grabe na yung lalaki, talagang kondisyon na silang dalawa. So yan, bubuga na yung mga yan. Ngayon, breeding season pa naman na. Mag-umpisa na yung breeding season. No? So ayan mga kaibon, ganun na ganun din ang procedure niyan. So ayan, nakakondisyon na siya pala sila parehas. Habang nasa fresh yung hen, mga hen natin na kinukondisyon na natin yan. So ayan, ganun din ha mga kaibon. So ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel mga kaibon. Warren Palakpak Kaibon. At saka sa Facebook page ko, Warren Palakpak Kaibon. At itong page na gamit ko ngayon is Warren Palakpak Mr. Sigatin. So paki-follow na lang po yung Facebook page ko at itong Facebook ko po. Paki-like and share na rin po yung video kung nagustuhan niyo yung tip ko na to. So hanggang sa muli, sana nakapulot ng aral itong aking pag-share ng tip kung paano magpakondisyon ng mga kakatid. So ayan, marami pong salamat mga kaibon. Hanggang sa muli.